Ang gagawin po natin ngayon ay majbos sa mockfish, majbos kumbaga sa Arabic. Kaya magsimula na po tayo. Kailangan po natin ng maraming basal kasi po maghahatiin po natin yung sa isda at sa kanin. Magsimula na po tayo. Yan po, maglalagay po yan ng sibuyas dito para sa isda. Maglagay din po ng sibuyas sa kaserola para sa kanin. Yan, ganyan po ako dito guys. Tuturo ko po sa inyo kung paano. Simpleng luto lang po ng Arabic ito guys ha. Ayan, okay na po yan. Tapos ang index naman natin yung nasa fish. Yung para sa isda. Yan. Kailangan guys, kung ano yung ingredients na ilagay nyo dito, ganun din po yung ingredients na ilagay nyo po dito sa kaserola. Tapos po, imimix po natin yung sa kaserola. Tapos lalagyan po natin ng mantika. Tapos ito naman po, imimix po natin yan kasi ipapaloob po natin yan sa isda. Lalagay po natin yan sa loob ng isda. Ayan. So, ayan guys, maglalagay po tayo ng baharat para sa isda. Masala for fish. Ayan, maglalagay po tayo dito, tsaka dito po. Ayan. Ayan, maglalagay na po ako. Ayan, isang kutsarita at isang kutsarita din po sa kabila. Hirap po din. Ayan. Ayan, ganyan po siya. Tapos, dagdagan po natin ng konti. Kalahati dito, tapos kalahati po dito. Ayan. Next naman po natin ay yung curry. Ayan, yung curry masala. Ayan naman po, baharat curry. Isang kutsarita. At isang kutsarita din po dito. Ayan. Next naman po natin ay ang kurkum. Ayan po yung turmeric. Ayan, turmeric. Turmeric. Dagdagan po natin yung nasa kaserola. Ayan. Next naman po natin ay yung lumi, dry lemon. Ayan, isa. Ayan, okay na po yan. Yan, pagkatapos po, next naman po natin yung cardamom na dinurog, hill kung sa Arabic yan. Bigyan po natin yan ng isa. Dito po yung isa at konti. Yan. Yan po guys, tapos i-mix po natin yan. Bahala po kayo, basta ako ginagamit ko yung kamay ko, malinis naman. I-mix po yan, i-mix. Okay. I-mix po yan ng kamay nyo. Tapos isasalang nyo po yan mamaya sa may apoy. At lalagyan ng mantika. Tapos dyan nyo rin po ipapatang yung isda mamaya. Tapos i-mix din po natin ito. Ito po yung ilalagay natin sa loob ng isda guys. Ipapaloob natin sa loob ng isda ito para maganda yung lasa ng isda. Yan, yan po siya. Ilalagay po po yan sa loob ng isda. Sa pinakaloob ng isda talaga yan. So yan guys, lagyan na po natin siya ng mantika. Yan. Medyo marami-rami ngayon akong lulutuin kasi dadating yung mga anak niya. Yan, ganyan lang po yan. Lalagyan na lang siya ng mantika. Patong natin sa ginsang sibuyas na may pagbubulang natin at sa lagay natin. Yan guys, ilalagay na po natin yung isda. Ayan, nahayaan po natin yung isda dyan hanggang sa medyo maprito-prito siya. Apat kasi, kaya marami. No space.
nanay ko kasi. Yan, ayan po, ayaan po natin yung isda dyan hanggang sa, balik tarin po natin yan yung parang maprito siya ng konti. Tapos lalagyan po natin siya ng tubig. Tapos pag gumulo ang huwag yung isda, ilagay yung kanin. Yan lang po guys, takpan po natin. Yan, takpan po natin. So ayan guys, lalagyan na po siya natin ng water. Maybe. Ang tuloy lang po nila, ang tuloy lang, tapos kami ang isda. Ayan. Ingatan po guys yung isda, ah. Ingatan po yung isda na hindi masira o madurog. Yan. Ayan po natin siya, isang kulo lang po yan, tapos anguin natin yung isda. Kasi ipapatong natin mamaya sa kanin. Ayan na mga guys. Anguin po natin yung isda ng dahan-dahan. Ayan. Anguin po natin siya. Tilagay po natin sa plato. At mamaya po babalik po natin pag nailagay natin yung bigas. Ayan po muna natin kumulo ang tubig. Ayan. Kasi maduduro po yung isda eh. Kailangan po talaga natin siya hanguin. At saka ilagay yung lagay yung lagay yung kanin. Ngayon naman po ilalagyan na po natin ng asin yung tubig na naiwan. Lagyan po muna natin ng asin. Yan guys, lagyan na po natin ng asin. May asin na ako ngayon. Yan. Tapos ayan po muna natin kumulo yung tubig. Lagay natin yung bigas. Ay patong isda, ano? Ayan guys, i-mix na po natin yung bigas. Marami akong bisita ngayon guys, kaya marami akong niluto. Malaking kasirula yung gamit ko. Yan. Ayan, haluin po natin. Tinikman ko naman na. Okay naman na po yan. Ganyan lang po guys. Oh. Tapos ipapatong na po natin yung isda sa ibabaw. Sunod na po natin yung isda guys na hinango natin kanina. Kailangan dahan-dahan din. Kamayin ko na nga. At pare, ay nasira na. Next na po natin yung isda guys. Ayan, ganyan lang guys sa ibabaw. Kailangan yung paglagay ng isda guys sa dahan-dahan kasi yung isda po masisira kasi po pag uminin po yung kanin. Ayan, paglalagay po natin sa mamaya ipapano natin yung isda, unahin natin ihanguin sapat kasi yung pinaluto guys, tapos maliit lang yung kasirola. Uy, ayan, okay na po yan. Ayan po siya guys. Tatakpan na po natin. May inin na po na kusa yung kanin. Ayan. Tatakpan na po natin. Ayan, ganyan lang po siya guys. Tapos pa iinin na po yan yung kusa. So, ayan na siya guys. Ayan na po ang kalalabasan. Ngayon po, lalagay na po siya natin sa mahinang apoy hanggang sa maluto po siya. Yan. Sana po nagustuhan niyo po. Ganyan po ako magluto dito. Sana po magustuhan niyo. Guys, next natin yung sauce. Iga. Yan. Tapos yung bawang. Antayin po natin mga mula-mula ng bawang. Tapos nilagay natin yung kamata sa blend. Ayan guys, next na po natin yung
yung kamatis na blend. Kamatis. Sunod na rin natin yung asin tsaka yung paprika. Asin. Paprika. Yan, ayan po natin sa dyan na kumulo. Tapos pag kumulo na po, pag kumukulo na siya, lalagyan natin ng tomato paste o majun. So ayan guys, na ayan guys, lalagyan na po natin siya ng tomato paste. Ayan. Ayan po lang natin siya dyan sa apo. Ayan guys, sa medyo lumapot na po siya. Ayan, patayin nyo na po. Ayan na po yun. Ayan. Okay guys, ayan na po siya. Hey guys, yan, ready to eat na po yan guys. At ito naman po yung ating isda na kanin, yan. Hope you like this video guys. Please share, like, and subscribe, and hit the notification bell for more videos. Thank you. Thanks for watching.